Alagaya ni Ate Maylin. Hindi natin kilala ng lubusan kung sino ba talaga si Mang Ben. Magaling daw pumukpok at magaling bumayo. Bumayo ng pader, no? Diba? Karpentero nga eh. So, siyempre, bago butasin, para mabutas pala, binabayo. How could we explain na itong si Mark ay magsalita ng kanyang kalagayan, ng mga nangyayari sa kanila? Na talaga namang kung ikaw ay nasa katinuan ng pag-iisip, madudurog at madudurog ang puso mo. Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. Well, welcome back again sa ating YouTube channel, Direk Noelsa. At muli, maraming salamat sa inyo pong lahat, sa lahat po ng ating pong mga taga-suporta, sa ating pong mga subscribers, sa ating pong mga friends na patuloy na nandiyan, maantabay, bagamat tayo po ay busy-busyhan. Kagaya nga na sinabi ko, no? Tayo po ay busy sa mga shooting at mga commercial. Subalit, tayo naman po ay kahit papano nakikibalita sa mga kaganapan, sa mga maiinit na kaganapan na nangyayari po dito sa ating community sa social media. Particular na po dito sa community ni Kuya Bal Santos Matubang at sa kanya pong mga karakter, lalo na dito kay Ate Maylin. Natunay nga naman na talaga napakainit, no? Parang apoy sa init, no? Hindi natin alam kung ano talaga yung mainit sa kanya, kung siya ba ay naglalaro ng apoy o talaga namang mainit ang mga issue dahil din naman sa kanyang mga ginagawa o dahil din naman sa mga ginagawa ng mga tao laban sa kanya. At makikita natin, no, marami na ang nagreaksyon, marami tayong napakinggan o napanood ng mga sides. May side ng karepa, may side ng kung saan. Marami na po tayong napanood ng reaksyon at kanya-kanya po tayong opinion. Kanya-kanya po tayong pag-analisa o pagre-reaksyon kay Ate Maylin. At yan po ang ating pong mabilis na pag-uusapan. Okay, mga ka-motivation, recap lamang po tayo, no. Alam natin na talagang napakagulo, no? Nakaka-stress. Ha? Nakaka-stress talaga eh. Nung mga nagdaang araw, marami tayong narinig, napabayaan sila Macy, napabayaan yung mga anak niya Ate Maylin, hindi umuuwi, hindi naasikaso ng maayos, hindi napapakain ng tama, hindi naaalagaan. Ito ay sa kadahilan ng sabi nga nila, mayroon na raw jowa si Ate Maylin. At dun sa last nating video ay pinakalala natin kung sino po ang jowa ni Ate Maylin. Again, marami ang nagbigay ng opinion, marami ang nagbanggaan, marami ang kumontra. Marami ang nagsasabi na huwag nating i-judge si Ate Maylin. Meron din naman ang mga nagsasabi na nararapat lamang na sabihin natin kung ano ang nangyayari sa buhay ni Ate Maylin sapagkat siya ay public figure at apektado dito yung kalagayan ng mga bata kung hindi malalaman kung ano talaga ang nagiging problema. Uulitin po natin, walang masama o wala tayong sinasabi na masamang mag-boyfriend o makipag-jowa o makipag-nobyo si Ate Maylin. Lahat po tayo may pangangailangan. Lahat po tayo kailangan ng katuwang sa buhay. Kung katuwang man sa buhay ang gusto natin o kung katuwang sa paglalaro ng apoy. Depende po yan. Wala tayong pakialam pagdating sa personal na buhay natin na ganyan. Subalit kung may maapektuhan na tao sa iyong pamilya, lalo na ang inyong mga anak, ito po yung tinatawag nating question mark. Ito po yung tinatawag natin na question mark. Hindi natin po pwede direkta na masabi na this is a private life. Dahil alam natin na ang kinabubuhay sa ngayon, no, ang malaking porsyento o bahagi ng buhay ni Ate Maylin ay nasa social media, nasa public community, kung kaya't nakakatanggap din naman siya ng tulong. Dahil dun sa mga sponsor na napapanood siya, na nakakaalam ng kanyang buhay. At nakita nga natin na nagkakaroon ng problema. Hindi natin i-judge o hindi natin na kinukutya si Ate Maylin na masasabi natin na talagang gusto natin siyang ibagsak. Ito ay hanggat maaari ay pagtatama sa kanyang maling nagawa o sa kanyang pagkukulang. Hindi dahil sa nakipag-boyfriend siya o nakipag-jowa siya. Wala tayong problema dyan. Kahit ang jowain niya pa sila Brad Pitt o jowain niya pa sila Dean Dobalya o jowain niya sila Javier De Leon o ako ang jowain niya. Wala po tayong problema dun. As long as marami siyang sponsor. I mean, ibig sabihin, maraming sponsor na nagtitiwala sa kanya. Kagaya din namin na magiging basihan namin para tanggapin siya at ang kanyang pamilya, ang kanyang mga anak. Yun ang ibig po nating sabihin. Inuulit po natin, walang masama makipag-jowa. Lalo na kung single ka naman.
at wala ka naman sabit at hindi mo mapapabayaan ang iyong pamilya. Ngayon, nakita nga natin no, sa interview kaya Kalinga Prab, kay Kuya Bal, itinanggi ni Ate Maylin na siya ay mayroon ng kasintahan o karelasyon. At alam natin ang kadahilanan. Personal niyang kadahilanan at siyempre kahit papano dahil mga chismoso-chismosa tayo, mga marites tayo, eh malamang sa malamang alam din natin kung ano ang dahilan ni Ate Maylin kung bakit siya tumatanggi. Keri na yan eh. Caring-caring na po yan. Siguro marami sa atin ang makaka-relate, no? Subalit, hindi po natin maaari maiwasan na darating at darating ang oras na lalabas ang katotohanan. At yun sana ang pinaghandaan. Okay lang naman sana na aminin ni Ate Maylin na, opo, may jowa po ako. Opo, ganito po ang trabaho ng jowa ko. Isa po siyang pokpok o isa po siyang karpentero. Ang jowa ko po ay si Mang Ben. Si Mang Ben po ay ang talap-talap. Si Mang Ben po ay talaga namang magaling pagdating sa responsibilidad. Si Mang Ben naman talaga ay pinapaligaya ako pag ako'y malungkot. Si Mang Ben ay madala sa aking tabi, hindi lamang sa oras ng gabi, kundi sa mga oras na siya ay aking kinakailangan. Nagkataon lamang na masyado akong na-hook up, no? Masyado ako nabiliw kay Ben, kung kaya nakalimutan ko na na mayroon pala akong pamilya. At sa pagkakataon na ito, na gusto ko pong bumaway, gusto kong humingi ng paumihin sa inyo at nais ko pong itama ang lahat-lahat para sa aking mga anak, para sa mga taong nagtitiwala sa akin, para dun sa mga taong tumutulong sa akin, na hindi ko po babaliwalain ang inyo pong pagtitiwala at ang inyo pong mga pagtulong. Ganun po sana. Hindi pa naman huli ang lahat eh. Maaari pa natin itama ang lahat kay Ate Maylin. Hindi natin siya totally na inaatake kagaya ng sinasabi ko. Alam natin na may pagkakamali. Alam po natin yan. Hindi rin natin masisisi yung mga kapwa ko reactors na nagsabi o naiinis kay Ate Maylin. Na nagsasabi ng mga iba't ibang bagay kay Ate Maylin. Negatibong bagay. Pati dun sa mga taong nagtatanggol kay Ate Maylin. Alam natin na may kanya-kanya po tayong paninindigan, may kanya-kanya po tayong opinion, kanya-kanya po tayong reaksyon na pinaglalaban na dapat po nating irespeto. Okay lang na mag-rebattle tayo pagdating dito sa subject na ito kay Ate Maylin. Hindi po tayo pinanganak kahapon para hindi maintindihan kung ano ang pinagdaanan ni Ate Maylin, kung ano ang kanyang ginawa, kung ano ang kanyang pagkakamali, kung ano ang mga dapat niyang gawin. Ngayon, nangyari na ang lahat ng yan. Diyos ko dahi, kailangan ko pa bang sabihin to? Ngayon na nangyari na ang lahat ng yan. Marami na tayong nasabi. Ang kailangan natin ngayon, yung solusyon. Ano ba ang solusyon? Mahirap kasi yung mananatili tayo na panay na marami tayong sinasabi. Although, siyempre, hindi natatapos ang storya ng kay Ate Maylin. Subalit, we need to come up with a good things, with a good solution. Ano bang solusyon? Maaari may kumakausap na rin kay Ate Maylin na may nagpapayo sa kanya, no? O sino kaya nagpapayo? Yung madalas magpayo. O yung mga defender ni Ate Maylin, no? Hindi naman natin sinasabi na mga sunga-sunga kayo kung bakit kayo nagsasayid kay Ate Maylin. Ang sinasabi po natin, ay buksan po natin yung ating mga mata. Buksan natin, hindi sa lahat ng oras na pagkakataon na magiging masyado tayong defensive, no? Masyado tayong defensive sa kalagayan ni Ate Maylin. Aminin na natin, first and foremost, aminin na natin, may mali talaga eh. Kahit sa andaanin eh, may mali. At hindi kabawasan sa ating pagkatao kung tayo po ay tatanggap ng ating pagkakamali. Itong mga reactors na ito, hindi dahil sa mga kasamahan ko sila, kung kaya po sila pinagtatanggol. Ito po ay mayroon silang mga punto, may mga pinaglalaban at kanya-kanya po tayo ng pamamaraan kung paano po natin ito ipapahayag, kung paano natin ipapahayag ang ating mga damdamin, ang ating mga reaksyon, particular dito sa kalagayan ni Ate Maylin. Hindi natin kilala ng lubusan kung sino ba talaga si Mang Ben. Magaling daw pumukpok at magaling bumayo. Bumayo ng pader, no? Diba? Karpentero nga eh. So, siyempre, bago butasin, para mabutas pala, binabayo muna. So, bayo, tapos butas. Ganun. Okay? Huwag kayong mag-isip ng masama. Ito ay pinag-uusapan natin, dissenting usapan to, no? Alam niyo naman na kapag si Derek Noel sa nagsasalita, dissenting talaga eh, di ba? Sabi nila, karpentero daw si Mang Ben, no? Magaling daw mag-screwdriver, magaling daw bumutas. Gago! So, hindi pa natin alam kung kailan matatapos itong issue patungkol kay Ate Maylin. Natalam natin na marami pang lalabas na angles dito sa storya ni Ate Maylin sa kanyang mga anak at syempre
sa kanyang jowa. So ito lang muna ang ating masasabi sa ngayon. Huwag po natin masyadong durug-durugin si Ate Maylina para bagay talagang napakalaki ng kanyang pagkakamali mismo sa atin. Pero hindi rin naman tama na papabayaan lang natin siya. Dahil siya ay nasa social media, nararapat lamang na payuhan natin siya. Nararapat lamang na sabihin natin kung anong pagkakamali. Nararapat lamang na ipakita po natin kung ano po yung mga maling bagay. Para magkaroon ng tinatawag na wake-up call at hindi rin naman pamarisan pa ng iba. How could we explain na itong si Mark ay magsalita ng kanyang kalagayan, ng mga nangyayari sa kanila? Na talaga namang kung ikaw ay nasa katinoan ng pag-iisip, madudurog at madudurog ang puso mo sa mga isiniwalat ni Mark, sa mga sinasabi ni Mark. Is there any explanation bakit sinasabi ni Mark yung mga ganitong bagay? Gaano ba siya kagalit kay Ate Maylin? Gaano ba kasama ang kanyang loob para sabihin niya yung kasiraan ng kanyang pamilya, una't higit sa lahat ng kanyang ina? Kung sinasabi natin na nadadamay o madadamay o mapapahamak ang mga anak dahil sa ginawa ng mga reactors, ano po ang masasabi natin na tamang gawin? Hanggang kailan? Hanggang kailan natin maihintay ang pagtatama? Na alam natin sa pagkakataon na ito, hindi na dumating yung panahon na yun sapagkat nagsalita na mismo yung anak ni Ate Maylin. Paano natin ipapaliwanag ngayon yan? Hindi pa lumalabas sa mga ganyang istorya, apektado na, nasa alanganin na yung mga anak ni Ate Maylin. And this is all recently. Marami sa amin ang bumato sa aming mga reactor na sinasabi na sinisiraan namin si Ate Maylin, na sinasabi namin na meron kami pinanghahawakan kung sino yung mga source, kung sino talaga yung reliable source, because we are respecting their privacy. Until this time comes. Tama ba English ko? Ano ko ba? Pasensya na po ha, medyo puyat po tayo eh. Pero yun lang po yung ibig po natin sabihin. Ano po yung pinakadapat natin gawin? Yung mga malalapit po kay Ate Maylin, yung mga nagmamalasakit, pagpatuloy niya lang po na pagsabihan siya, payuhan siya, gawin kung ano yung nararapat para sa kanyang sarili. Hindi natin pinagbabawalan na magjowa siya sapagkat bilang tao, kailangan niya ng katuwang. Hindi naman lahat ng oras ay kailangan niya magsarili o mag-isa, mag-isa, hindi magsarili. Sorry ah. Kailangan niya ng katuwang. Yun. Kailangan niya ng katuwang. No? Na sa buhay. So yun, para din naman siyempre dun sa mga anak niya. Para magkaroon siya ng kasama. Wala pong masama doon. Ang kailangan lamang, huwag mapabayaan yung kanyang mga anak. At pagkatapos noon, wala po tayong pag-uusapan. So, yun lamang po ang masasabi natin ngayon sa mga oras na ito at sa mga susunod pang issue na mga darating, no? Meron pa tayong mga reaksyon na dapat po nating malaman at ma-share ko din naman sa inyo pong lahat. So, again, maraming salamat po sa inyo pong lahat, sa ating mga kaibigan dyan, sa ating mga subscribers and newly subscribers. Tuloy ang ating pagsuporta kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, Ate Edna, at sa lahat ng Kalingap Team, Karepa at Unicap. Maraming salamat sa inyo pong walang sawang pagsuporta at pagtitiwala. So, eto na. Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging si Mang Ben. So what can we say? Good morning, good evening, good day, and God bless you all.